dito na naman tayo sa baybaying dagat na ito, guys. Para maghanap tayo ng mga treasure sign sa area na ito. So, ito, dito sa lugar na ito, pinaninirahan kasi ito ng mga Japanese noon eh, yung panahon ng World War II. So, kaya ngayon, titingnan natin yung mga area pa rin. Kung mayroon ba tayong mga sign na makikita dito. Susuyuri natin ang baybaying dagat nito. Ito yung sabi nila eh. Sabi ng mga matatanda dito. Mayroong mga Japanese na nakatira dito noong unang panahon. Noong panahon ng World War II. Dahil sila ay nagtatago sa paghanap sa kanila ng mga sundalong Amerikano. So dito, nagbabaka sakali tayong makakita tayo ng mga sign dito sa area na ito. Ito ay isang beach, no? Maraming naliligo dito, taga iba-ibang mga lugar. Dumadayo sila dito at naliligo sila dito. Pero dito sa banda na ating pupuntahan, wala nang naliligo dito. Wala nang mga taga ibang lugar na pumupunta dito upang maligo kasi mga malalaking bato yung ating pupuntahan na area. So ito, guys, may napansin tayong bato, yung malaking bato na datnan natin sa area, basag na. So siguro binasag ng mga treasure hunter siguro, or sadyang yung nagkupras dito yung nakabasag nito kasi maraming mga bunot ng nyuge. So sinunog siguro nila yung mga bunot ng nyug kaya nabasag tong batong ito. Pero iba yung pagkakabasag niya, parang binasag talaga, oh. Tingnan niyo yan, hindi naman siya napulbos, malaki yung mga tipak-tipak niya eh. Pero mayroon namang maraming mga bunot na marami kasing mga nyug dito eh. Ito ay nasa ang sa taas nito ay mga nyugan, kaya maraming nyug dito, maraming nagkukupras dito. So ito ang napapansin natin malapit sa may bato. Ang kahoy na ito ay mayroong butas. Sa Tagalog, bituin. Ito. So yan. So iba yung butas niya. Siguro man-made ba ito or nature lang talaga? Kasi marami namang nature na ganyan yung pagkakabutas. So yan ang sa ilalim na malinis naman. Tapos yan sa harapan niya, yan yung batong binasag. Yan. Sinsilyo na yung bato eh. Wala na. Na basag na talaga. So ito, patuloy tayo sa ating paglalakad-lakad, guys. Dito sa tabing dagat na ito. Yan, yan yung ating mga kasamahan sa paglalakad dito, guys. Yan. So, ayong init ng araw, okay naman, hindi naman masyadong masakit. Hapon naman tayong naglalakad eh. Ito yung bato, yung malaking bato. Baka mayroon tayong mapapansin na mga sign. Yan, so tingnan lang natin ng maigi yung mga guhit-guhit sa bato. Baka hindi lang natin napapansin, no? Yan ay mga sign na pala. Dito tayo sa dalampasigan na ito. Maraming mga bato. Ito, bato din. Pero maganda tingnan niyo yung bato na yan. Pwede siguro gawing tiles. Nakinis. At saka buhay na buhay ang mga bato dito eh. Yung pebbles, okay din. Napakaganda ng mga pebbles. Yung mga bato dito, paiba-iba to ng position. Depende yan sa habagat or amihan.
Ito yung nakakita tayo dito ng parang yung ib. May butas sa ilalim. So ito na nga yung ginagawa ng ating kasama. Sinisilip niya kung saan papunta ang yung ib na ito. Baka ito ay tunnel. So ito, pinapasok niya ngayon yung kanyang ulo. Tinitingnan yung kung saan papunta yung kanyang butas. So yan, kita natin yung butas. Naka siya yung ulo niya. So kayang pasukan niya ng tao. Yan. Ito, tingnan natin sa ilalim para malaman natin ano yung tinitingnan niya. Ganito yung forma sa ilalim. Pwede mapasok ka ng isang tao na nakagapang. Ito, pwede ka magtatago dito. Hindi ka na mababasa ng ulan. Pero kapag aabutin ka ng dagat, mababasa pa rin. Pero safe naman siguro dito kasi wala naman siguro ang ahas dito sa ilalim na ito. Imagine sa ilalim na yungib. So tinitingnan ng ating kasama kung may butas ba papunta doon sa bukid, no, doon sa mga pundok. Baka ito yung entrance ng mga Hapones. Doon may pwede tayo makahinga para gumawa sila ng kanilang mapagtataguan. Lighter, oh. Ah, lighter. Hey guys. Papasok tayo dito. So ginagawa natin guys. Papasok tayo dito sa yung na kung saan tayo ay isang tao lang talaga ang naghahanap talaga ng pwede nating makita dito sa area na ito. Doon banda. Kung anong sign ang pwede natin na makita. Para lang malaman natin kung totoo ba yung sinasabi ng mga matatanda eh. Na mayroon daw mga kayaman ang ibinaon dito yung mga Hapones. Baka may kayaman dito sa kasi sabi nga nila yung mga Hapones daw ay mayroon silang dinadala dito na mga box. Hindi nila alam kung anong laman ng box, yun ba ay bala or yun ba ay mga kayamanan kasi pinadala sa kanila na naka-blindfold. Ito guys, sinunog yung butas para kung sakaling may ahas tumatakbo na papalabas bago natin pasukin. So sinunog na. Kapag may ahas siguro dyan, wala na, tumatakbo na, mainit eh. Yung mga dahon lang ng nyug yung ginawang pangsunog dyan. Ito, kahoy na ito. Matagal na ito siguro. Kasi ang laki-laki na eh. Tapos, ano to? Yung minsan namamatay, minsan nabubuhay. Ganun ba? Parang nag-change siya ng mga dahon. Minsan, wala na talagang dahon yan eh. Pero, still, buhay pa rin. Ganyan. So, ang dagat, ito na yung kanyang forma. Maraming mga bato. Umusok na ng aso. Pero may lilim naman ng puno ng kahoy. Kaya maganda oh, naman yung maglakad-lakad dito. Umusok ng aso. Papunta doon sa dulo. Ito may napapansin tayo sa ibabaw ng malapad na bato. Kung ano kaya ito, kung ito ba ay sign or wala lang talaga, bato lang talaga siguro. Ano yung sign na ito guys? Parang sign ata ito dito. Hindi naman natin ma-sure na ito ay sign. Dahil sa tagal na ng panahon at saka naabot ito ng dagat. Kaya kung ito ay sign wala na dito. Wala itong lapinig dyan, nawala na. Dito dadaan tayo sa entrance na ganito. Papasok doon sa labas. Yan. Papasok tayo sa labas. Hindi tayo papasok sa loob. Pasukin natin. Pagpasok natin dito sa lagusan na ito, ang labas niyan ay yan, ganyan.
Ito na yung labas niya. Ayan, napakalino ng dagat. At saka ayan, maganda din yung mga pebbles, mga bato. So nakakapagod lang maglakad, guys, no? So pahinga muna tayo hanggang sa susunod ulit na video, guys. Maraming salamat.